Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tobal. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros Occidental. Ang pagkakaunawa ng karamihan sa mutya gamit pang dagdag kakayahan, proteksyon, o hindi kaya naman pampaswerte. Ngunit lingid sa ating kaalaman na may sariling buhay ang mga ito. Ito ang napatunayan ng ating tampok na karakter ng mga panong ito. 15 taong gulang si Tobal, anak ng kilalang manggagamot sa kanilang lugar at bilang panganay na anak, ito ang napisil ng ama na magmana ng kanyang kaalaman. Katuwang nito sa lahat ng pinupuntahang gamutan ang binata. Masasabing sa murang edad, may matalas na isip si Tobal. Mabilis nitong matutukoy ang karamdaman ng pasyente nang kung minsan ay nagiging daylan ng kapamakan. Minsang dumayo ang mag-ama sa isang baryo upang daluhan ang isang taong may sakit. Ayon sa mga kaanak ay nakulam ito. Hindi na makalakad at tila lantang gulay ang katawan. Bilang kasama sa pagsasanay ng binata, hinayaan ito ng ama na tawasin ang pasyente para masiguro. O siya Tobal, simulan mo na ang pagtatawas nang malaman natin kung anong uri ng sakit ang dumapo sa isang yan. Wika ng ama ni Tobal, na itago na lang natin sa pangalang Mang Umar. Magsisimula na sana sa pagtawas ang binata nang bigla naman itong awatin ng isa sa mga kaanak. Sandali lang. Hindi ba sinabi mong nakulam siya? At yan ang naging resulta ng pangungulam sa kanya. Bakit kailangan mo pang tawasin? Tanong ni Lito. Oo Lito, sinabi ko ngang nakulam siya. At hindi kami ulyanin para ulit-ulitin mo mga yan. Kailangan siyang tawasin para malaman kung anong uri ng sumpa ang nilagay sa katawan niya. Tugon ni Mang Tobal. Mga walang kwenta. Manggagamot ba talaga kayo? Dapat sa isang tingin lang eh. Alam niyo na kung anong dapat gawin. Tugon ni Lito. Eh mukhang mas marunong ka pa yata sa akin eh. Kung gusto mo, ikaw na ang gumamot sa kaanak mo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos itong sabihin ng matanda, tila tinakpan ang bunganga ni Lito. Kaagad namang pinatuloy ni Mang Umar kay Tobal ang ginagawa. Tinawas ng binata ang biktima at napangiti ito. Tumingin ng nakakaloko kay Lito. Pinatulo ang kandilang may sindi sa planggana ng tubig. Ang galing naman ng mangkukulam na tutay. Biruin mo, bumili pa ng lason sa bayan para ipainom sa biktima niya. Nagtaas ng kilay si Mang Umar sa sinabi ng binata. Tinignan nito ang plangganang ginamit ni Tobal. Walang anumang nabuo mula sa patak ng mga kandila. Sigurado ka ba? Lason ng dahilan kung bakit nagkaganyan ang chewing ko? Tanong ni Lito. Alam ni Tobal na nagmamaang maangan ito. Eh bakit hindi mo tanungin yung sarili mo, Mang Lito? Tugon ni Tobal. Teka, pinagbibintangan mo ba ako ni Lason kong chewing ko? Alam mo ba ang sinasabi mong bata ka? Pwede kang mapahamak sa katabilan ng dila mo. Pananakot ni Lito. Anak, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Mahirap magbintag. Tanong ni Mang Umar sa anak. 100% tay. Ipupusta ko pa ang pustiso ni Lolo Pancho. Nasa bulsa pa ng taong yan ang ginamit niyang lason.
dali-daling nilapitan ni Mang Umarcelito. Kinapa ang bulsa nito. Nanlaki mga mata ng lahat dahil nakuha ng matanda ang isang balot ng lason para sa daga. O sino ngayon sa atin ang nagsisinungaling? Alam mo Mang Lito, hindi ko na kailangan tawasin ang tiyuin mo para malaman ang sakit niya. Amoy na amoy ko sa ininga ng taong to ang laso na para sa daga. Wika nito Bal. Akmang tatakas pa sana itong si Lito. Nang bigla naman siyang harangin ng dalawa sa mga kaanak ng pasyente. Dahil wala nang nagawa. Napilitang umamin sa karamin. Ayon sa kanya, tinangka niyang patayin ang pasyente para tuluyang mapawalang bisa ang kasong isinampa sa kanya. Nang mahuli itong nagdanakaw ng sako-sakong palay sa bodega ng kanyang tiyuhin. Inakala nilang tapos na ang kasong iyon. Ngunit kinahapunan, habang pauwi ang mag-ama ay tinambangan sila ng tatlong lalaki. Walang iya ka mang gagamot ka. Dahil sa'yo, nakulong yung tatay namin. Wika ng isa sa mga lalaki habang bumubunot ng itak. Eh teka, sandali lang. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy nyo. Eh maghulos dili muna kayo. Hindi basta-basta ang makapatay ng tao. Tugon ni Mang Umar. Ang pangalan ng tatay namin ay Lito. Dahil sa inyo, nakulong siya. Kaya pasensyahan tayo. Muling wika nito. Sabay unday ng taga kay Mang Umar. Kagad naman itong nasalo ng matanda. Inagaw ang itak at hinagis sa malayo. Sabay suntok sa sikmura nito. Dahilan para mawalan ng malay ang lalaki. Kayong dalawa, akayin nyo pa uwi ang kapatid nyo at huwag na huwag kayong susunod sa mga iuutos sa inyo ng nakakatanda nyong kapatid. Lalo na kung alam nyong mapapahamak kayo. Wika ni Mang Umar. Dali-daling binuhat ng dalawa ang walang malay na binata at naglakad palayo. Kaya minsan tay, ayoko na magsabi ng totoo. Madalas kasi ako napapahamak eh. Wika nito Bal. Eh pati ako nagtataka sa'yo anak eh. Paano mong nalalaman ng mga bagay-bagay? Lalo na kung sakit ng pasyente ang pag-uusapan. Wika ni Mang Umar. Hindi ko din po alam tay. Naririnig ko lang po sa isip ko yung mga yun. Para may mga nagsasabi sa akin ng lahat ng dapat kong malaman. Nagsimula lang yun tay nung ibigay sa akin ni Lolo Herming ang mutya niya. Nanlaki mga mata ni Mang Umar nang makita ang hawak na kwintas ng binata. Teka, yan yung mutya ng santol ni Lolo Herming mo? E paanong napunta sa'yo yan? Kailan niya ibinigay? Tanong ni Mang Umar. Matagal na pong nasa akin to, tay. Kung natatandaan mo, nung bago mamatay si Lolo, pinatawag niya ako eh. Doon niya ibinigay sa akin ang mutya. Tugon ni Tobal. Ngunit simula nang mahawakan ng mutya, niminsan ay hindi pa niya ito nagagamit. Ang bilin sa kanya ng matanda, antayin ang tamang pagkakataon. Makalipas ang ilang taon, naging mahusay na manggagamot si Tobal. Ngunit patuloy pa rin itong tumutulong sa ama. Nasa edad 22 ng mga panong ito si Tobal. Dito pa lamang nalaman ng binata ang totoong bisa ng mutya ng santol. Maliban sa panggagamot, may munting negosyo din ang ina ni Tobal. Nagluluto ito ng ulam na siya namang inilalako ng matanda sa bayan. Simula nang mapasakamay ng binata ang mutya, tila sunod-sunod na ang swerteng dumadating sa kanila. Isa na dito ang pagkakaroon ng pwesto sa palengke
nakalaunan ginawang karinderya ng kanyang nakakatandang kapatid. Ipinaubayan ng binata ang mutya sa kanyang ina dahil nakatuon ang pansin nito sa panggagamot. Ganun pa man, kahit hindi hawak nito balang mutya, patuloy pa rin siyang ginagabayan nito, lalo na sa panggagamot. Isa nga sa mga pangyayaring iyon nang minsang makainkwentro niya ang isang mangbabarang. Papunta pa lang si Tobal sa bayan ng pasyente at naisipan itong dumaan sa karinderya ng kapatid. Naroon din ang kanyang ina ng mga sandaling iyon. Kaya naman naisipan itong hiramin panandalian ang mutya ng santol. Nay, maaari ko po bang hiramin sandali ang mutya? Malakas ang kutob ko na hindi basta-basta ang pasyente ko ngayon eh. Ibabalik ko din naman pagkatapos. Wika ni Tobal. Eh, syempre naman iho. Sa'yo naman talaga'y pinagkatiwala ng lolo mong mutyang ito. Kaya nararapat lang na ikaw ang mangalaga. Tugon ng nanay ni Tobal na itago na lang natin sa pangalang Aling Gracia. Hindi nay, para sa buong pamilya ang mutyang to eh. Kaya hindi ko maaaring angkinin ang biyayang dulot nito sa atin. O sige po, mauuna na ako. Wika ni Tobal. Eh teka lang sandali, kumain ka na pa. Ang mabuti pa maupo ka muna at ipaghahain kita ng paborito mong ulam. Kakatapos lang magluto ng kuya mo eh. At isa pa, mahirap pang gamot ng walang laman ng tiyan. Wika ni Aling Gracia. Wala namang nagawa ang binata kung hindi maupo. Alam nitong hindi siya makakalabas ng karinderya hanggat hindi nasusunod ang gusto ng ina. Habang nakaupo, pumasok ang isang lalaki. Nang mapadaan ito sa kanya ay tila nagulat ito at bumalik palabas. Kamot ng kamot ang lalaking iyon na parang dinapuan ng napakaraming higad sa katawan. Tumayo ang binata para sana lapitan ito. Ngunit nang makita siya ng lalaki, tumakbo ito palayo. Anong nangyari dun? Ay nako, mga tao talaga ngayon, magugulat ka na lang sa pinaggagawa eh. Wika ni Tobal. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang ina. Bit-bit ang mainit na sinaing at isang platong kanin. Eto Tobal, lamanan mo muna yung tiyan mo. Isipin mo din ang sarili mo bago tumulong sa iba anak ha. Simula nang manggamot ka, eh parang napabayaan mo na ang sarili mo. Hindi ka na nag-aahit, tignan mo nga yung mukha mo. Mas matanda ka pang tignan sa Kuya Miguel mo. Napangiti naman si Tobal sa sinabi ng ina. Pagkatapos kumain ay kagad nang tumuloy ang binata. Ngunit lingid sa kaalaman nito na may nagbabadyang panganib. Habang naglalakad ito papunta sa tahanan ng pasyente, bigla itong hinarang ng isang lalaki. Napagtanto ng binata na ito yung lalaking nakita sa karinderya ng kapatid. Walang niya ako. Kamunti ka na ako mapahamak dahil sa iyo ah. Nagtaka ang binata dahil wala itong alam sa sinasabi ng lalaki. Bigla na lang itong naglabas ng patalim at sinugod ang binata. Mabuti na lang mabilis kumilos si Tobal. Kaya nagawa nitong iwasan ang atake ng hindi kilalang lalaki. Ano bang problema mo? Hindi nga kita kilala eh. Ano bang ginawa ko sa'yo? Tanong ni Tobal. Ikaw walang ginawa, pero dahil sa mutyang hawak mo, kamunti ka na ako mamatay. Tugon ni Dodoy. Dito napagtanto ng binata na isang mambabarang ang kanyang karap. Ngunit sa halip na labanan ito, humingi ng paumanhin ang binata.
Teka, pasensya na Manong ha. Pero hindi ko naman alam na ganun pala ang epekto ng mutsyang yun sa mga mambabarang. Wala akong masamang tangka sa'yo. At hindi ko din ginustong saktan ka. Kaya kung pwede lang, palampasin na lang natin to. Pasensya na po uli. Wika ni Tobal. Palampasin? Eh sa palagay mo hayaan kitang makalampas matapos ang ginawa mo sa akin? Wika ni Dodoy. Napailing na lang ang binata at kagad na tumalikod. Bahala ka Manong, basta ako. Wala akong masamang intensyon sa'yo. At wala rin akong balak makipagtuos. May kailangan pa akong puntahan. Kaya maiwan na muna kita. Pero kung talagang gusto mo akong makalaban, ikaw ang magpapasya. Hayaan mo lang akong tapusin ang mga dapat kong gawin ngayong araw. Tugon ni Tobal, sabay lakad palayo. Wala namang nagawa ang lalaki. Dahil sa totoo lang, natatakot din ito sa maaaring mangyari sa kanya. Lalo pa at alam nito na protektado ng isang makapangyarihang mutsa ang binata. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay napahinto si Tobal at muling lumingon sa lalaki. Nga pala, anong pangalan mo? Tanong ni Tobal. Bakit kailangan mo pang malaman? Wala lang. Gusto ko lang malaman ang pangalan ng taong maaari ko maging kaaway o hindi kaya kaibigan. Tugon ni Tobal. Kaibigan! Isang manggagamot na kagaya mo. Gugustuhin maging kaibigan ng kagaya ko. Tanong ni Dudoy. Eh ano naman? Wala naman sigurong masama sa ganun, di ba? Tugon ni Tobal. Kung sa bagay, tama ka. Dodoy ang pangalan ko. Pero wag mong isiping magkaibigan na tayo. Porkit na sinabi ko sa iyo yung pangalan ko. Wika ni Dodoy. Oo na. May naisip ako, hindi ba? Meron kang kakayahan sa panggagamot. Kung gusto mo talaga ako makalaban, bakit hindi na lang natin idaan sa ganung paraan? Kasi paniguradong dadagsain ako ng tao mamaya eh. Napakunot ang noo ni Dodoy. Inisip ng mabuti ang sinabi ng binata. Bo, mukhang inuutakan mo ako ah. Pero sige, kakagatin ko yung hamon mo. Paramihan ang mapapagaling. Nagulat si Dodoy. Dahil pakiramdam nito, napapasunod siya ng binata. O sige ha, sabi mo yan. Kapag nanalo ka, ililibre mo ako ng tuba. At kapag nanalo ko, ililibre mo din ako ng lambanog. Tugon ni Tobal. Payag ako! Huh? Teka, eh parang hindi naman yata patas yun. Bakit ako'y manlilibre, manalo, matalo? Biglang natawa si Tobal. Napagtanto ni Dodoy na talagang walang intensyong masama ang binata. Biro lang. Halika nga, nagaantay na mga pasyente ko. Nga pala, Tobal ang pangalan ko. Ikinagagala kitang makilala, kaibigan. Matapos ang pag-uusap na yun, kagad nang lumakad ang dalawa. Pagdating sa tahanan ng pasyente, pinagtinginan ng tao si Dodoy. Medyo nailang naman ito dahil marami sa mga naroon ang nakakakilala sa kanya. Napansin naman ni Tobal ang palihim na tingin ng mga tao sa bagong kakilala, kaya kaagad niyang pinagtanggol si Dodoy. Alam ko ang iniisip niyo. Huwag kayo mag-alala. Hindi lang pananakit ang kayang gawin ng isang mambabarang. Kaya niya ding magpagaling ng anumang karamdaman. At isa pa, kaibigan ko ang taong to, kaya wala kayong dapat ikatakot.
wika ni Tobal. Bigla namang huminto ang bulungan ng mga tao. Salamat sa pagtatanggol ha, pero hindi mo naman kailangan gawin yun. Wika ni Dodoy. Ano ka ba? Hindi porket mambabarang ka, huhusgaan ka na nila. Hindi naman yata patas yun. Kaya tara na, magsimula na tayo sa panggagamot. Ipakita mo sa kanila na kaya mo ring tumulong. Sinimula ng dalawa ang gamutan. Nung araw na yun, hindi inakala ni Dodoy na magagawang baguhin ng binata ang tingin sa kanya ng mga tao. Matapos ang gamutan, laking pasasalamat ito bal kay Dodoy dahil marami ang natulungan nila ng araw na yun. Nang magpaalam na ang mga ito, inaya sila ng may-ari ng tahanan na uminom sandali. Bigla namang nanahimik si Dodoy. Napansin ni Tobal ang pangilid ng luha sa mga mata ng kaibigan. Oh, anong problema kaibigan? Bakit parang malungkot ka? Tanong ni Tobal. Hindi Tobal, ang totoo masaya ako eh. Dahil ngayon ko lang naranasan na tanggapin ang mga taong nasa paligid ko. Tugon ni Dodoy. Alam mo kaibigan, nasa atin kasi ang paraan kung paano tayong titigdan ng tao. Kagaya mo, hindi naman sa panghuhusga. Masama na nga ang ugat mo, papasamain mo pa ba yung bunganga mo? Wika ni Tobal. Tama ka nga kaibigan, oh. Pasensya ka na kanina kung kamuntikan kitang mapatay. Malabong mangyari yun, Dodoy. At saka, huwag mo nang isipin yun. Eto, minom ka nga. Ipagdiwang natin ang bagong pagkakaibigan. Pag-uusap ng dalawa. Ito nga ang naging simula ng kanilang pagiging magkaibigan. Naging magkatuwang ang mga ito sa gamutan. Napansin din ni Dodoy na hindi niya nararamdaman ang atake ng tangang mutya ng binata. Naging kilala ang dalawa sa larangan ng panggagamot. Maging si Mang Omar ay napahanga ng magkaibigan. Bagaman alam nito ang katotohanan tungkol kay Dodoy, hindi naman ito naging hadlang upang maging malapit sa kanya. Dodoy, eh mabuti naman at nagawa mong talikuran ng masamang gawain. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka inaatake ng mutya ni Tobal. Masaya ako at pinili mo ang landas ng pagiging manggagamot. Alam kong may kabutihan sa puso ng mga kagaya mo. Kailangan lang ng isang taong makakapagpalabas nito. Wika ni Mang Omar. Tama ka nga Mang Omar. At si Tobal ang taong yun. Ni minsan, hindi ko pinagsisiyang sumunod ako sa kanya nung araw na yun. Naputol ang pag-uusap ng tatlo. May dumating na pasyente. Anong problema? Sabi mo kung anong nangyari sa kanya. Tanong ni Dodoy sa kasama ng pasyente. Ang sabi ng manggagamot na una naming nilapitan, mambabarang daw yung dumali sa kasama ko. Hindi niya kinaya. Masyado daw malakas para sa kanya. Itinuro niya kami sa inyo, Mang Omar. Tugon ng lalaki. Napatingin naman si Mang Omar kay Dodoy. Saktong lumabas ng kwarto si Tobal. Kaya pinaubayan na lang ito ng matanda sa dalawa. Hindi ako ang gagamot sa kanya, kundi itong anak ko at ang kaibigan niya. Ipasok niyo ang pasyente. Paigayin sa papag. Wika ni Mang Omar. Kagad inusisa ni Tobal ang pasyente. Nakita ang kalagayan nito. Ayon naman kay Dodoy, malakas na uri ng pamaham ang ginamit sa kanya. Ako nang bahala dito, Tobal.
alalayan mo lang ako ha. Lalaban ako sa mambabarang na may gawa nito eh. Tugon ni Dodoy. Kumuha ito ng dalawang itim na sisidlan mula sa kanyang dalambag. Binuksan ito. Pinagapang ang lamang insekto sa katawan ng pasyente habang nag-uusal ng mga dasal. Ilang minuto ang nakalipas, biglang nangisay ang pasyente. Naglabasan sa katawan nito ang maliliit na itim na kulisap. Nagalit naman ang kasama ng pasyente dahil sa ginawa ni Dodoy. Ngunit inawat ito ni Mang Umar. Magtiwala ka sa ginagawa ng kasama ko. Dahil sa aming tatlo, siya lang ang may git na kakayahan na pagalingin ang kasama mo. Nang mga sandaling iyon, nakikipagtuos na si Dodoy sa mambabarang na naglagay ng sumpa sa pasyente. Bagaman hindi umaalis sa kinakatayuan, ramdam ni Tubal ang hirap na pinagdadaanan nito. Naisip ng binatang tumulong. Hinawakan ni Tubal sa balikat si Dodoy. Laking gulat ng lahat dahil napaangat ang katawan ng pasyente at kaagad ding bumaba. Huminto sa pag-uusal si Dodoy at nilingon si Tubal. Patay na. Patay na yung mambabarang Tubal. Nanalo tayo. Teka, nanalo tayo. Pero bakit malungkot ka? Tanong ng binata. Saka pa lamang nito napag-alaman na ang mambabarang na napatay, walang iba kung hindi ang kapatid ni Dodoy. Kapatid ko'y may gawa niyan eh. Pero huwag mong sisihin ang sarili mo, Tubal. Nararapat lang yun sa kanya. Ilang beses ko na siyang binalaang ihinto yung ginagawa eh. Pero patuloy pa rin. Matapos ang gamutang iyon, mas lalong napatunayan ni Mang Umar na matuwid ang landas na tinatahak ni Dodoy. Sa paglipas ng panahon, tuluyan ng minana ni Tubal ang kakayahan ng ama. Mahina na din ito at wala nang kakayahang manggamot. Samantalang si Tubal at Dodoy naman, kung saan-saan nakakarating, mas lalong kinilala dahil sa kanilang tambalan. Hindi inaasahan ni Dodoy ang pangyayaring ito sa kanyang buhay. Maging si Tubal, hindi rin inakalang magiging instrumento siya sa pagbabago ng isang dating masamang tao. Nagbago ang lahat para kay Dodoy. Kung dati ay nilalayuan ito ng mga tao, ngayon ay marami nang humahanga sa kanya. Dahil ito kay Tubal at sa kanyang tangan, namot siya ng santol. Opinyon para sa kwento. Yung mga ganitong uri ng kwento mga kabayan, ito ay nagpapatunay na hindi porket sa kaliwa yung gamit mong dasal, masama ka na. Nakadepende pa din ito kung saan mo gagamitin yung tangan. Magpapalamon ka ba sa kasamaan o gagamitin mo ito sa kabutian? Nagulat lang ako sa dulo talaga kasi sarili niyang kapatid yung pinatay niya para lang mapagaling yung pasyente. Nung una parang nagdududa pa ako kasi baka silang dalawa yung maglaban sa dulo. Pero nung pinatay niya yung sariling kapamilya, doon ako nakumbinse na talagang nagbago si Dodoy. Kayo ba mga kabayan, sa palagay nyo, may karapatan bang magbago ang isang masamang tao? Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Nga pala, kung sakaling nabitin kayo sa kwento, pwede pa akong mag-upload mamayang 8 p.m. Comment game kung makikinig pa kayo mamaya. Salamat.